Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinundahan. Magandang araw sa inyo mga ka-baker. Ngayong araw po ay gagawa po tayo ng napakasarap at hinahanap-hanap nating Spanish bread. Ito po ay classic recipe na talaga namang hinahanap-hanap kahit saan man tayo pumuntang lugar. Kaya naman, umpisahan na natin. Ito na ang ating kailangan. Kailangan lang natin ng 6 cups of flour. Ayan, sunod naman po nating kailangan ay maglagay lang tayo ng 3 teaspoon na dry active instant yeast, ano ho mga ka-baker. At sunod po nating ilalagay ang ating 1/2 cup of sugar. Maglalagay lang po tayo ng 2 teaspoon ng ating salt. I-set aside muna natin mga ka-baker ang ating dry ingredients. At ngayon naman ay magsusukat po tayo ng ating liquid ingredients. Ayan, dapat po ay sukatin po natin ng tama ang ating liquid ingredients. Kasama na rin dyan, ang, of course, ang ating dry ingredients. So, kailangan lang po natin ng 2 cups of evaporated milk. Ayan, ang evaporated milk po ay nagbibigay po ng linamnam sa ating tinapay. Naku naman, talaga naman. Ano ho? At nagpapalambot po yan ang ating tinapay, mga ka-baker. Ayan, kailangan lang po natin ng 2 cups ng ating evaporated milk. At ang akin pong ginagamit dito ay yung carnation nga po. Ayan, itatabi mo po muna natin ang ating evaporated milk mga ka-baker. At sunod nga po nating susukatin ay ang ating margarine. Ano ho? Kailangan lang po natin ng 6 tablespoons ng ating margarine. Ayan. Ayan, at ready na po ang ating 6 tablespoons ng ating margarine. Ayan, at habang naghahalo po tayo ng ating dry ingredients, ay i-microwave muna natin ang ating 2 cups ng ating evaporated milk ng 3 minutes. Ayan, haluin lang po natin ang ating dry ingredients mga ka-baker. Ngayon naman po, kunin po natin ang ating 2 malalaking itlog. Ayan. Pagkaibang isipin nyo mga ka-baker ha, 2 malalaking itlog po yan. Ayan, at habang naglalagay po tayo ng itlog dyan, ay i-melt na rin po natin ang ating margarine. Ayan, i-melt lang po natin ng tamang-tama. Ayan. Na-melt na po natin yan. Lagay lang po natin yan sa gilid muna. Ayan, at na microwave na rin natin ang ating evaporated milk.
Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating dalawang malalaking itlog. Ayan, dahan-dahanin lang po natin. Ayan, haluin lang po natin ang dahan-dahan ang ating dalawang itlog at ang ating dry ingredients, mga kabaker. At huwag po nating kalimutang maghugas ng kamay. Dapat ugaliing malinis ang ating kamay bago tayo magmasa ng ating tinapay, mga kabaker. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating 2 cups of evaporated milk na ating mini-microwave, mga kabaker. Dahan-dahan lang po. Yan, baka malunod. Huwag po nating biglain, dahan-dahanin lang. Ayan, ngayon naman po ay haluin po natin hanggang mahalo po ng maigi ang ating dry ingredients. Ayan, at mukhang nahalo na po natin ang ating dry ingredients. Ngayon naman ay ilalagay natin ang ating melted margarine, mga kabaker. Ayan, haluin lang po natin ang maigi. Mukhang okay na po ang ating tinapay, no? So, ililipat lang po natin sa ating counter at masahin po natin. Ayan. Hindi naman po mahirap ang magmasa ng ating Spanish bread, mga kabaker. Ang kaibahan lang nito ay medyo sticky po siya sa una, Pero habang nagninid po tayo or nagmamasa ng ating Spanish bread ay unti-unti po yung nag-i-smooth at hindi po yan dumidikit sa ating minamasahan. Ayan, unti-unti po yung nagbabago. Streets of San Francisco, I try to ride in Disneyland. Hated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. In Hanap, Hanap kita, Manila. Ang ingay mong kaisarap sa tenga, mga jeepney mong nagli. Kabaker, medyo smooth ng ating tinapay, no? So, pag nag-check po tayo, kukuha lang tayo ng kaunting piraso at ayan, binatin lang natin kung medyo elastic siya. Ayan, kung hindi pa, ay masa muna tayo ng konti pa. Ayan, at siguraduhin po natin walang mga buo-buo, At dapat ay talagang namasa natin lahat ng ating
buong tinapay, hindi lang yung kasi minsan hindi na natin sa pagmamadali natin ay hindi na natin namamasa yung ibang part ng ating dough, ano ho. Smooth na at flawless ng ating tinapay. So, gawin natin, i-check muna natin ulit kung elastic na siya at smooth na siya, mga kabaker, ay pwedeng-pwede na yan. Ayan. Yung gagawin natin dyan ay ipaparice lang natin ng 1 hour to 1 hour and 45 minutes, mga kabaker, no? So ngayon ay ipaparice na natin ang ating Spanish bread, mga kabaker. Lagyan lang natin ng malinis na towel yan. At pero ako, yung ginagawa ko ay naglalagay ako ng plastic, yung parang garbage bag for baking, yung transparent, yung puti, mga kabaker, para siguradong hindi mag-dry ang ating tinapay, no? So habang nagpaparice po tayo ng ating dough, ngayon naman ay gagawin po natin ang ating malinamnam at masarap na palaman sa ating Spanish bread. Ayan, so kailangan lang po natin ng 2 cups ng ating breadcrumbs. Ayan. Depende po yan sa inyo kung gagawa po kayo ng sarili nyong breadcrumbs o kaya bumili po kayo ng breadcrumbs. Ayan. At kailangan lang po natin ng 2 cups ng brown sugar. Ayan. Gusto ko pong gumamit ng brown sugar instead ng white sugar kasi iba po ang lasa ng ating brown sugar. At malinis po ang brown sugar, ano. At ngayon po ay maglalagay po tayo ng evaporated milk na naman. Ayan. 1/2 cup lang po yan ng evaporated milk. At ayan, haluin lang po natin ng maigi. Ayan. Medium heat lang po yan, mga kabaker, para hindi po masunog ang ating malinamnam na palaman, ano ho. Pag nahalo na po natin ang ating breadcrumbs at ang ating sugar, ngayon naman ay maglalagay po na tayo ng ating 1 cup ng ating margarine. Ayan. Nagpapadagdag po yan sa lasa ng ating palaman at the same time ay nagpapalambot po yan ng ating palaman, mga kabaker. So haluin lang po natin in medium heat lang, mga kabaker, no? At kung nagka-cut down po kayo sa tamis ay pwede nyo na rin pong bawasan din ang ating amount ng ating sugar. Let's say bawasan nyo po ng 1/4 or bawasan nyo po ng 1/2 cup ng sugar kung ayaw nyo naman po ng matamis. Pero itong mixture po ay hindi naman po sobrang tamis, yung tama lang po yung tamis nito. Ngayon naman po ay ilalagay na po natin ang huling ingredients natin. Yan po ang ating vanilla. Ayan, maglalagay lang po tayo ng 1 tablespoon po ng ating vanilla para bumango at lalong sumarap ang ating palaman, mga kabaker. So ayan, haluin lang po natin ulit. Ayan, dahan-dahan lang po. Yan po ay pag uminit na po ay mag-incorporate po ang ating palaman. Ahalo po yan at medyo mag-melt po yan, mga kabaker, no?
Yan, at yung ganitong texture po ay pwedeng-pwede na po yan, no? Mga ka-baker, ayan, parang, parang naamoy ko na at parang ang sarap-sarap na ng ating palaman. Parang palaman pa lang, ayan, ulala. Ngayon naman, ay pupunta na tayo sa ating dough, mga ka-baker. Ayan, nag-rise na ang ating dough. So yung gagawin natin ay hihiwain natin at dapat ay pareho ang ating timbang ng ating Spanish bread. Ano ho, kung nagninegosyo tayo nito ay dapat gumamit tayo ng timbangan, mga ka-baker. At normally kasi itong Spanish bread ay isa sa mga best seller yan na kalimitang ino-order sa akin ng aking mga suki. Ayan, kumikitang kabuhayan. Ayan, dapat lahat ng diskarte na pwedeng pagkakitaan ay huwag na nating palampasin, ano, mga ka-baker. Para po uniform po ang sizes ng ating Spanish bread ay gumamit po tayo ng ating timbangan. At yung timbang po ng aking ginagawa dito ay 85 grams po yan. Hindi po yan maliit, hindi masyadong malaki. Yung tama-tama, yung tamang-tama lang po. Ano po? At pag maliit ay parang hindi ka sob pag kumain ka ng Spanish bread. Mas masarap yung hindi naman masyadong malaki, pero pwede na. At yung malaman, syempre, oy, iba na naman yung iniisip nyo dyan. Dapat nga po, kung nagninegosyo po tayo, ay gawin po nating masarap at yung tipong balik-balikan tayo ng ating mga suki, di ho ba? Kasi pag masarap, ayan ang binabalik-balikan at mahuhumaling yan sila sa ating mga produktong binibenta. Di po ba? Kaya gawin nating medyo kalakihan at masarap at malaman para balik-balikan. O, diba? Ngayon naman, uumpisahan na natin ang paglalagay ng ating topping sa mga ka-baker. So, yung gawin natin ay bilugin lang natin tigi isa-isa ang ating mga natimbang ng dough. Ayan. At yung mga nandyan na nakaredy na ay lalagyan natin ng clean cloth para hindi siya magiging dry. At huwag kalimutan na dapat meron tayong extrang breadcrumbs para sa ating coating pag nag-assemble na tayo ng ating masarap na Spanish bread. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ang paglalagay ng toppings at pag-assemble ng ating Spanish bread. So, binilog lang natin ang ating natimbang na dough. Yan, at gagamit lang tayo ng rolling pin. Ayan, dapat ang ating rolling pin ay saktong-sakto lang. Yung hindi manipis, yung hindi makapal. At yung sizes ay dapat uniform din. Kasi pag nilagyan na natin ng ating palaman yan ay dapat ay magkapareho lang din yung haba. Hindi masyadong malaki yung isa. Dapat uniform lang yung mga sizes, ano. So, yung sa kabilang dulo ay medyo maliit at sa pinaka at sa kabilang dulo ay medyo palaki, ano ho, para pag tinupi natin ay makukuha natin yung ating desired shape ng ating classic Spanish bread.
Ayan. So maglalagay lang ako ng isang kutsara. Ayan. Medyo tumigas na ang ating palaman. So kung medyo tumigas na, mga kabaker, ay ilagay nyo lang sa microwave ng mga 1 minute para medyo lumambot ng konti. Ayan. So iro-roll lang natin ng ganyan. So dapat ay hindi siya bumpy. Ano? Dapat ay pinuhin natin ng kutsara or gamit tayo ng rubber scraper. Ayan. Bibilugin lang natin ng ganyan. Dahan-dahan. Ayan. Madali lang, diba? Madali lang siya. Tapos, hindi na natin kailangan ang kung anumang anything para pandikit. Kusa na po yung didikit. Ayan. At iro-roll na po natin siya sa ating breadcrumbs. Ayan, paikot-ikutin lang natin. Parang yung ating mga ex na pinaikot-ikot lang tayo, no? Humugot. Ayan. At i-press lang po natin ng konti para sumara po yung pinakadulo ng ating bread. Streets of San Francisco, I try to ride in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap, hanap kita, Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tinga. Mga jeepney mong Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply no place like Manila. Manila, I'm coming home. So pag naglagay po tayo ng ating Spanish bread sa ating baking sheet ay dapat po ay salit-salitan po ang ating paglagay para hindi po siya magdikit pag lumaki. Ayan, so tabunan lang po natin ng malinis na clean cloth or towel, ano ho. Tapos ipaparise po natin hanggang sa dumoble po yung size ng ating Spanish bread. Or kaya balutan lang po natin ng plastic, yung baking plastic, ano ho.
pangalan at ibang pinuntahan. Parang babaeng mahirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, Manila, I keep calling back to Manila. Simply no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I try to ride in Disneyland. Hated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap, hanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tinga. Mga jeepney mong naglilip parang mga babae mong nagaganda. Take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply no place like Manila. Manila, I'm coming home. Ayan, after 2 hours po ng ating pagpaparais ng ating classic Spanish bed. Ay, ayan na po, tingnan nyo po. Ayan, uniform po ang sizes ng ating Spanish bed. Ayan, at ready na po tayo para mag-bake. Ayan, iset lang po natin ng ating oven ng 350 degrees Fahrenheit. At mag-timer po tayo ng 12 to 15 minutes. Ayan. Take me back in your arms, Manila. And promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila. Wish you like heaven, oh Manila. No place in the world like Manila. I'm coming home. Check na po natin. Ako naman. Ayan. Ang ganda na ng kulay ng ating classic Spanish bread. Ayan. Dapat po ay brown na brown po ang ating pagluto ng ating Spanish bread, yung sa taas. Ayan, wala pong problema yan kung medyo toasted po ang ating Spanish bread, kasi pag lumamig po yan ay lalambot naman po yung ating Spanish bread. Ito po yung ating ingredients na hindi po matigas ang ating dough, kaya pag lumamig po ang ating Spanish bread ay malambot po yan. Ayan, check po natin ha, mga kabaker. Ayan, ihiwaan po natin, mga kabaker. Check po natin kung gaano po kasarap at katakam-takam ang ating classic Spanish bread. Ayan, nakita nyo naman po, parang ang sarap-sarap. Ayan, papakita ko po. Ayan, ikakat ko lang po at ipapakita ko po sa inyo kung gaano karami ang laman ng ating Spanish bread. Ayan, kasi po mas masarap po yung marami po tayong natitikmang feeling ng ating classic Spanish bread, di ho ba? Ayan. At nako po,
Ito pong ingredients ay napakasarap po yan para sa ating classic Spanish bread. Hindi na po kailangan bumili. Ayan. Pwede na po tayong gumawa ng ating sariling classic Spanish bread at pwede na rin po yung pangnegosyo, mga kabaker. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating video ngayong araw na ito. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel ay baka naman, please like, share, and subscribe. At pindutin lamang po ang bell notification para po updated po kayo sa aking mga susunod na mga video. Ayan, maraming salamat po. Ito po ulit ang inyong Pinoy Baker in Canada na nagsasabing mahalin ang bawat isa, pati na ang mga kapitbahay nating mga chismosa. Malay mo nang dahil sa kanila ay maging famous ka.